Hey guys, it's also her again. Welcome to my YouTube channel. So for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako nakapag-apply na walang gastos dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So sobrang lucky ko lang no nung time na nag-abroad ako. Kasi nga wala akong pinagdaan ng TISDA, any blah blah blah. So yung napagdaanan ko lang nung nag-apply ako dito sa Riyadh, nag-medical lang ako guys. So January, August, September, October, November, December, January. So 5 months din akong waiting, no. Pero nung nag-apply ako, eh wala pa akong passport nung time na 'yon. So agency ko pa yung nag-provide na kumuha ng passport. Sila pa din yung mismo nagpa-appointment ng aking passport. Nung time na yun, nung una kong kuha ng passport, eh, nasa Lucena City. Sobrang layo, diba? Sa Maynila ako. Tapos, sa Lucena City ako kukuha ng passport, diba? Sobrang layo. Kasi yung purpose talaga dapat noon, 2013 ako nag-apply. August 2013. Then, nung time na yon nagpunta, hindi dapat ako talaga mag-apply kasi nga, sumama lang din ako sa isang friend ko na mag-a-apply ng abroad. So, yung interesadong mag-apply, hindi po siya natanggap, mas natanggap po ako sa interview. I don't know why, pero ang pagkaalam ko, hindi siya natanggap kasi nga, may sakit siya sa mata. So, malabo yung paningin niya kahit yung kaibigan ko nasa 22 lang kasi that time nung nag-apply ako 22 lang no, August 2013, then August pagka September kumuha ako ng passport, pumunta kami ng Lucena. Pero sa kasawiang palad guys, hindi kami nakuha ng passport sa Lucena kasi nga marami kami nung time na yon, I think 9. Then, sa mga kasama ko wala, dapat nga, ako lang dapat yung nakakuha ng passport noon. Kasi parang ako lang yung kumpleto ng mga requirements. Pero yung wala ako, yun yung hinanap nila, baptismal. Kasi pag provincial kasi, wala nang hinahanap na appointment na pagkuha ng passport, diba? Kapag nasa Maynila ka, need ng appointment. So, bumalik kami ulit ng Maynila. Nagpa-appointment na lang kami sa na magpa-appointment kami mismo sa SM Manila, doon kami kumuha. Then nung time na 'yon, yung appointment namin ina-expire na pala, dapat September 21 yung aming nasa appointment doon kasi hindi kami pare-parehas eh. So yung binigay sa amin may September 21, September 22, September 24. So nang time na yon, yung agent namin nagkamali. So another appointment na naman no, pinagawa, then nagiging mga August yata, basta August. Ay hindi, September, August. No. Basta kumuha September, August, September. Mga October na, yes. October na talaga ako nakakuha ng passport. Then, pagka-October na yon, October mga 31 yata. So, sobrang madami yata yung kapangalan ko. So, nung pagpunta ako doon, di ko agad-agad nakuha. Kasi nga, ewan ko kung nagka-problema. Kinabahan ako, di ba? Kasi nga, may problema daw. So, may kapangalan ako. Bali, dalawang beses ako bumalik ng SM Manila, no? Pero pagka second time ko na, yun, nakuha ko na yung passport ko. Thanks God. Then, nung nakuha ko na yung passport ko, pinabigay na doon sa agency, no? Ng agent namin, binigay na doon. After na pinasa yung aming passport, doon sa may agency namin, ura-urada nag-PDOS na ako. So, yung PDOS namin pala, guys, sobrang dali lang. Pumunta kami ng PDOS office doon sa Malate ng alas 9 ng umaga. Then, natapos ako alas 3 na ng hapon. So, sobrang dali lang nung time ko, 2013. Wala nang maraming blah, 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 blah. So, after noon, naghintay pa ako ng November, December, tapos January na ako nag-flight. January 2014-17. So, madali lang, di ba? Anyway, wala pala talaga akong gasto sa medical, sa passport,
sa lahat, wala, as in zero. So yung aking agency, nung unang-una kong agency is LBG siya, bagong kwanang yun, bagong agency. Then nung nag-flight kami, yung malapit na mag-flight, nilipat kami sa Hanan Agency. Kasi yung agency namin ng LBG at saka yung Hanan, nasa Camagong Street yun guys, sa Makati. As in, magkadikit lang, magkalapit lang talaga. So, mag-best friend daw yung may-ari. So, bali, nerefer kami doon nung nag-flight na. So, hindi ko alam kung ano bang agency ko. Pero yung main agency ko talaga, nasa LBG. Then, nerefer kami sa Hanan Agency. So, okay naman sila at dito ako sa Riyadh. Nakalimang taon na ako dito sa amo ko. Isang beses pa lang ako umuwi. So far, mabait naman sila sa akin. At wala namang problema. So, yun lang yung aking video guys. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako nag-apply, no? So, kung nagustuhan nyo yung aking video guys, huwag nyo kalimutan i-subscribe. Then, i-like. Kung may nasabi man akong hindi kanais-nais or hindi nyo nagustuhan, paki-comment na lang down below. So, thank you and always love, love, love!